Hello guys, welcome to my vlog. Bale sa video ito guys, is magbibigay lang ako ng idea. Yan, kung paano ginagawa yung double deck na single bed. So, ayan siya. Ayan siya guys. Ito yung ano guys, yung finished product ng double deck na single bed. Ayan. So, ayan na siya. Bale yung ginamit namin dyan, na pinakasahig niya is phenolic board na 1/2. Yan. Tapos ito naman yung ano guys, wala pa yung mga phenolic niya. So yung ginamit namin na pinakapaa niya guys, yung paa is ano yan, 2x3 na 1.5 yung kapal. Yan, 2x3 yung ginamit namin. Tapos yung frame niya, frame, bed frame yan, is 2x3 na ano rin yan guys, na 1.5 yung kapal. Okay, tapos ito, yung pinaka headboard niya, ayan. Yun. Tapos yung dito sa may ano, tapos dito sa may ano niya, hagdanan. Yung ginamit namin diyan, guys, is 1x1 na tubular na 1.5 din yung kapal, syempre. Ayun. Tapos yung mga pinaka ano niya diyan sa mga gitna, braces niya ito. Mga 'yan is 1x2, guys. 1x2 na 1.5 din yung kapal. Ayun. At isa pa, ang ano na to guys, is digalas. Ayan, puro naka-tornilyo siya. So ayan, ayan siya na, madilim. Bale yan siya guys, kung pansin nyo, naka-tornilyo yan. Ayan, bale, angle bar na 1/4 yung ginamit namin yan guys. Kabilaan yan guys, ayan, meron yan. Tapos, dito yan sa bandang likod ng ano guys, bandang likod ng kama. Tapos dito sa ano niya guys, meron ding nakalagay na ayan, angle bar din yan guys. Nakikita niyo yan. Angle bar din yung ginamit diyan na 1/4 yung kapal guys. Yan yung sasalo dito sa may sasalo dito. Ayun, sa frame niya para hindi bumagsak, tapos naka-tornilyo yan. So yun. So ayan siya guys, dito sa taas. Kahit ano yan guys, uga-ugain mo yan. Yan, ugain natin. Hindi yan ano basta na nauuga, gawa ng naka-tornilyo siya. Yon, doble-doble yung tornilyo niya. Tapos may mga linagay din kaming ano dito. Ito. Rubber cup. Ayan. 2x3 rubber cup. Ayan. Para sa footing, tapos dito, ginawa naming end cup dito sa taas. Ayan. Para hindi, ano guys, nagagasgas yung tiles. Diba? So, ayan siya. Bale yung ano nito guys, sukat nito is 90. 90x190 yung inside niya guys. Bale mamaya gagawin ko ng ano, ipapakita ko sa inyo yung pinaka mga sukat niya. Ayun. Dagdag ko lang guys, bale yung ano, kinamit naming pintura dito. Ayan, is epoxy. Nag-primer kami ng epoxy primer gray. Ayan. Pero bago namin pininturahan 'yan, ano muna, pinunasan namin ng lacquer thinner para matanggal yung mga langis-langis sa mga ano niya, alikabok ng bakal. Tapos saka kami nag-primer ng epoxy primer gray. Tapos yung pinang top coat namin dyan guys, ginamit naming pang top coat is ano siya, yung quick drying enamel yung ginamit namin. So ayan siya guys. Ayan, isa pa guys, kung pansin nyo, naka ano yan, yung 1x2 na to, naka flush dito sa may bandang ilalim. Ayan, naka flush yan, 1x2 natin dito sa may frame niya na 2x3. Bakit? Kasi dito, yan, pag linatag natin yung phenolic board, gaya dito sa kabila guys, yan. Yun. May, ano pa, natitira pang space para yan sa harang ng foam naman, yan. Para hindi basta-basta malalaglag. So, yan yung pinaka-purpose niyan guys. Kaya naka-offset yung ano, flush dito sa ilalim, ayan, naka-flush dito sa ilalim, pero dito sa ibabaw, is ayan siya. Ito yung ano guys, isang double deck na single bed na ano, bali hindi pa namin siya na assemble sa ano, hindi pa siya na pipinturahan ng top coat. So ganyan na muna para pag ano, saka na lang pinturahan doon sa loob para hindi magasgas. So ayan siya. Ayan, dekalas single bed na double deck. Ito yung ano guys, yung ito na yung mga sukat ng double deck na single bed. So ito siya guys. Ito is yung sa pinaka header niya, yung lalagyan ng headboard. Yung ginamit dito guys, etong ginamit ko dito, dalawang yan is 2x3.
na 1.5 yung kapal na tubular, guys. Ayan. Pero ang position niyan, guys, is palapad. Palapad yung ano nito. Ito kumbaga ito is 3. Ayan, 3. So 2x3 siya, so palapad yung pagkakalagay niyan. Tapos ito yung sukat, guys. So tingnan niyo na lang mabuti. Ito mula dito sa footing hanggang dito sa ibaba ng ano ng 1x1. Bali 1x1 kasi ito, guys. Lahat yan 1x1 na tubular na 1.5 din yung kapal. Mula dito sa baba hanggang dito sa ilalim nito, ang sukat niyan, guys, is 30 cm. Okay? Tapos yung ano naman nito, taas nito is 30 cm din siya. Ngayon, dito sa ibabaw niya, mula dito sa ibabaw hanggang dito sa ilalim ng headboard is 67.5 cm. Tapos, okay, pareho lang sila, headboard 30 cm din siya. Tapos may natitirang 2.5 cm sa taas. Yan. Ang kabuuang haba nito, guys, taas nito is 160 cm. Yan, ito mula dito hanggang doon is 160 cm. Ngayon, may gawa ng may 2.5 na excess dito, guys. Lalagyan kasi natin 'yan ng 2x3 rubber cup. Yan, rubber footing. Dito lang sana kasi footing siya, pero lalagyan na rin natin dito para ano, hindi na natin kailangan pang i-welding yung dulo nito. Lalagyan na lang, natatakpan na lang natin ng rubber footing na 2x3. Okay? So ito, guys, ito yung nakakabit mismo sa may paanan niya, paa. Ayan, yung dalawang paa sa may headboard. Ito, ito yung height niya, 160 cm. Ayan. Tapos, ang ano naman nito, guys, mula dito sa labas nito, ayan, pareho dyan, is 100 cm. Ayan, mula dito hanggang dito. Ayan, 100 cm yan, or 1 meter. Yan yung sukat niyan sa labas. So, okay na tayo dito kasi ito yung naka-weld. Inuulit ko, guys, ito kasi yung naka-weld dito sa may paa niya, yung dalawang headboard na yan. Gawa ng decalas kasi ito. Gagamitan yan ng, inamitan yan ng tornilyo. Okay, so dito pa rin tayo sa, ano, di ba headboard to? Pareho pa rin dito, guys. Ito yung naka, ano, sa headboard naman. Pero ito, itong dalawang to is 2x3 yan. Pero, hindi yan naka-weld dito sa may paa niya, guys. Okay? Kumbaga, dapat dito yan eh, sa bandang ilalim yan. Pero, ginawa ko ng separate para makita natin yung pakita sa inyo yung sukat. Etong dalawang to, guys, bali ito na yung bed frame. Yung bed frame na sinasabi ko is ito yon. Ayan. Ito yung 2x3. Yung nakikita nyo dito, ayan, yung nakikita nyo dito is ito yan. So, ito yan siya, guys. Okay. Palapad din yan pagkakalagay niyan. Pero, hindi yan nakaweld dito, nakabolt yan. Nakatornilyo kasi maglalagay tayo dito ng angle bar. Tapos, nakabolt yan dalawa. Okay. Kabilaan yan. So, ang pinopoint ko lang dito is para makita nyo yung sukat. Okay? Yung paglalagyan ng pinaka bed frame niya. Okay. So, ganito yan, guys. Mula naman dito sa ano, para hindi magkalituhan, kasi dito kanina, guys, kung pansin nyo yung 30 cm hanggang sa ilalim ng headboard, di ba? Yung 1x1 na tubular. Dito naman, yung 30 cm, ayan, 30 cm is hanggang dito sa ibabaw ng bed frame. Okay? Kita nyo naman, guys, ayan. Ibabaw yan. Tapos mula dito sa ibabaw nito hanggang dun sa ilalim, hanggang dito sa ilalim naman nito is 90 cm. Okay na yan, guys. Yung 90 cm hindi ka na mauuntog yan. Okay na yan. So own version ko to, guys. Ayan. Kung gusto nyong gayahin is okay lang. Kung hindi, ano, guys, gusto ko lang i-share yung sa akin. Okay? Tapos 30, 90. Tapos mula naman dito sa ilalim hanggang dun sa top is 40 cm. So, ayan siya, guys. Sabi ko nga kanina, yung outside diameter naman nito is 100 cm or 1 meter. Tapos yung height, 160. So, okay na tayo dito sa may ano, lalagyan ng headboard, saka yung mga sukat. So, paki-screenshot na lang, guys, kung gusto nyong gayahin kasi para hindi na, na kayo malito. Ayan. Okay? Dito naman tayo sa paa niya sa likod. Ayan. Yung paa niya sa likod, ito 1x1 to, guys, 1x1 dalawa. Yeah, mula dito sa puting naman niya, paa niya, paa dito sa ilalim hanggang dito sa ilalim nito is 37.5 cm. Tapos mula dito hanggang dun sa ibabaw, guys, sa ibabaw, ah, ibabaw ng 1x1, yan 1x1 na tubular na 1.5 yung kapal, is 100 cm or 1 meter siya. So may 2.5 pa rin na excess yan kasi lalagyan natin yan ng
ng rubber footing. Yan, yung rubber footing. Yung ilalagay natin nga 2x3 na rubber footing is dito. Tatakpan natin yan, tapos dito. Ito yung naka-weld sa may paanan niya sa ano guys, paa, doon sa may bandang paanan. Ayan, so ito naka-weld to guys, yung 1x1 na yan, yung dalawang 1x1 na yan is naka-weld. So yung diameter pa rin nito guys, outside diameter nito, ayan, yung outside nyan is 100cm pa rin. Ngayon, ito naman yung sa ito kasi, nuulit ko lang para hindi magkalituhan, ito parehong 2x3 to, kanina 1x1, ito yung naka-weld, diba? Tapos ito, hindi to naka-weld. Ang purpose lang nito is gusto kong ipakita sa inyo yung mga sukat kung saan kayo maglalagay ng stopper, yung angle bar na ilalagay, kung saan kayo magbe-weld ng para sa angle bar. Kasi yung angle bar na ilalagay guys, doon kayo magbubutas, natatama dito sa may bed frame. Uniulit ko lang guys ha, ito yung bed frame. Ayan, ito is ayan siya. Okay. So, hindi ito naka-weld. Ito lang yung ano guys, kung saan mo itatapat pag ikakabit mo na. Okay, mula dito sa paa, gaya pa rin kanina, 30cm hanggang dito sa may ibabaw. Neto. Tapos, 90cm ulit, hanggang dun sa ilalim naman. Ayan. Tapos, may 20cm pa na natitira. Okay? Ayan. Dito sa may bandang ibabaw. Yung kanina, yung sukat taas ng ano, paa niya sa likod, bandang likod, headboard, is 160cm. Dito naman sa bandang likod niya, paanan, is 140. Ang sukat ng ano guys, is 6 meters. 6 meters yung tubular. Ngayon, 140 plus 140 is 280. 160 plus 160 yung sa paan niya sa baba ay sa headboard is 320. So, wala kang masasayang ngayon na tubular. Yan. Sakto yung isang tubular para sa paan ng ano na to, double deck na to. Okay? Ayan. So, okay na tayo dito. Ayan. Kung gusto nyong gayahin, yan, pa screenshot na lang. Ayan siya. Mas gusto kasi, kuko kasi yung ano guys, 2x3 kasi mas matibay para sa akin. Mas matibay. Ayan. Para sa akin lang. Tapos, eto na tayo. Dito naman tayo sa bed frame. Eto na yung sinasabi ko. Eto naman is buong naka-weld na to guys. Naka-weld na yan. Ayan. Yan na yung i-weld mo ng buo, yung pinaka-bed frame niya, yung lalagyan mo ng pinolic board. So, ayan siya. Palibot na 2x3. Pero nakatagilid na yan guys ha. Tagilid yung pwesto nyan. Ayan. Hope na ano nyo, nasusundan nyo ako. Eto palibot 2x3 na nakatagilid. Yung outside diameter nito yan, yung outside nya is 100cm. 100cm yan. Centimeter or 1 meter. Tapos yung eto, ayan, yung mga to, ayan, 2x3 yan. Mga 2x3 na ano tawag dito, sorry, 1x2, sorry guys, 1x2 to na tubular. Ayan, yung mga yan. So, ayan lang yung ano guys. Tapos yung haba, yung gaano siya kahaba mula dito sa baba hanggang dun is 201cm. Ayan, ayan na siya guys. So, okay na tayo dyan. Dito naman tayo sa may hagdanan niya. Ayan, eto guys, yung mga nakikita nyo na yan, angle bar yan na 1 inch by 1/8. Yan, balay naka-weld yan. Naka-weld yan, tapos dito yung lalagyan ng tornilyo. Yan. Hindi ko na sinama sa computation yung angle bar guys, kasi apat na piraso din lang naman yan na maliliit. Nakakabili ka yan sa ano guys, sa mga junk shop meron yan. Pero kung wala, pwede ka rin namang magbutas dito. Dito ka na lang magbutas. Yan, apat. Tapat mo sa bed frame, tapos babarenahan mo. Ayan, diyan ka na lang maglalagay ng tornilyo. Ayan. Tapos yung mga angle bar na taga pasalo ng ano guys, sasalo sa may frame niya dito sa ilalim. Ano kasi yun eh, 2 inches na dito pala, sorry, dito. Bali dito yan nakalagay. Tapos tatama yan dito kasi patagilid yung ganyan guys. Pag ganun yung ano, position ng angle bar. Is, ang ginamit namin dyan, 1/4 na 2 inches na angle bar. Okay. Nakabili ka niyan sa ano guys, sa may mga nabibili niyan sa junk shop kasi konti lang naman yung kailangan mo. Pero kung sadyang gagawa ka ng marami, pwede kang bumili ng buo. Ayun. Kasi magagamit mo pa naman yung sobra. So okay na tayo dito. Ito na, yung height niyan is 105cm. Yun, 105cm, tapos yung outside niya is 30cm. Ayun. Pag gumawa ka pala ng hagdanan guys, dito sa may bandang taas, kumbaga ito yung kama.
Yung ito yung lalagyan mo ng sorry, hindi makita. Hagdanan. Dito ko maglalagay ng hagdanan, di ba? Yan, hagdanan. Kumbaga dalawang ano yan. Sensya na, hindi ko marunong mag-drawing. Ang gagawin mo dito sa taas ng hagdanan is pa ganun, guys, oh. Ganyan. Ipo-fold mo yung ano. Natatama dito sa para hindi siya matulis pag umakyat ka. Kasi nandito na yung banda ng ano, guys. Kama. Yan, sensya na, hindi ako marunong mag-drawing. Hope na nakukuha nyo yung point ko. Yun, para hindi matulis dito. Saka naka-weld yan. So, yan. Ganun nga. Tapos, ito, dito naman tayo sa may ano niya, pinaka-stopper mo dun sa taas para hindi ka malaglag. Ayan, yung harang ba? Oh, ang linagyan ko na lang ng harang, guys, is yung kung saan yung position na hindi nakadikit sa pader. Diba? Yung nakadikit sa pader, hindi na kailangan kasi pader na nga yun. So, yung hindi nakadikit sa pader, linagyan ko. Maliban na lang, kung yung ginawa mong paglalagyan mo sa gitna, iso kailangan mo ng dalawang ganito. Kabilaan. Pero kung nakadikit naman sa pader, ayun, kung yung hindi na lang nakadikit sa pader, ang lalagyan mo nito. Bale, naka-weld na to, guys, dun sa may bed frame na bandang itaas kung saan mo siya ilalagay. Hindi na to nakakalas, guys. Yan, i-weld mo na lang dun sa may bed frame na taas, sa bandang taas niya. Dun sa may second deck. Okay? So, ito naman yung ano, guys. Ito na yung mga nagamit ko materyales. Yan, 2x3, tatlong piraso yan, guys. Tapos 1x2 na tubular, 1.5 yung thickness nito, guys, ha. 1x2 is 2 pieces, 1x1 is 2 pieces din. Dalawang pinolic board. 1/2 inch yung kapal, dalawang pinolic board yan. Tapos pieces, sorry. Yan, nut and bolt yung tornilyo, 16 pieces. 1 liter na epoxy primer, 1 liter na quick drying enamel. Tapos bumili ako ng dalawang baby roller. Yun yung ginamit naming pamintura. Isa sa epoxy primer, tapos isa sa QDE, quick drying enamel. Ginamit naming welding rod, 2.5mm na yun nga, yung ginamit naming welding rod is 2.5mm na 6013. Yan, 1 kilo. Tapos 2x3 na tubular rubber putings. Yun, tapos baba kasi yung linagyan natin. So, 8 piraso siya. Okay, eto na yung total. Total cost, guys, ng materials pa lang, 5,365. Materials pa lang yan, guys. Okay? Kaya may ano, ang unang compute ko kasi, guys, 4,700. Nakalimutan ko tatlo pala yung kailangan nating 2x3 na tubular. So, ang presyo kasi ng ano, tubular is, na 2x3 is 665. So, inad ko lang. So, ito na yung total, guys, ng kakailanganin, presyo ng materials na bibilhin mo. Hindi pa kasama dito, guys, yung kuryente, saka yung labor ng gagawa. Ayan, hope na nagkaroon kayo ng idea kung paano, ano, guys, mag-estimate, mag-compute, saka kung paano gumawa ng double deck na single bed. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pahit na rin ng notification bell, saka palike na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!